Okay mga kabarangay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe at bell notification button at paki-like at comment na lang din po ang content na ito. So yun nga mga kabarangay, last week nag-conduct po kami ng training workshop ng community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. So, yun nga mga kabarangay, doon po sa training workshop, nalaman po namin kung paano mag-input ng data sa CBMS o Community-Based Monitoring System. So, mayroon pong website ang PSA. So, doon po namin maglalagin po kami doon at doon po namin i-input ng data ng barangay po namin. So, mga kabarangay, panoorin niyo po ang content na ito hanggang sa huli upang malaman niyo po kung paano mag-input ng data sa website po ng PC para sa Community-Based Monitoring System o CBMS. So, yun nga mga kabarangay. Kung bago ang lahat, intro muna tayo. So yun nga po mga kabarangay, welcome back po sa aking channel. Mga kabarangay, ang CBMS po, o tinatawag din po ito na KAWI. KAWI po ang tawag nila sa website po. So mga kabarangay, hinati-hati po sa apat na seksyon ang pag-input po ng data ng community-based monitoring system po. So, sa section 1, nakapaloob po dito ang geographical identification, physical characteristic of the barangay, health facility, education facilities, and service facilities. So, yun po mga kabarangay ang section 1. Sa section 2 naman po mga kabarangay, ito po siya. Sa section 2, nakapaloob po dito ang agricultural facilities, input dealer, water facilities, electric resources, at credit institution po. So, yun po ang sa section po sa CBMS o Community-Based Monitoring System. Sa section 3 naman po mga kabarangay, ito po ang nakapaloob po sa kanya. Nandito po ang sa section 3, nandito po yung tourism site and destinations, transportation facilities, garbage and waste disposal, mode of transportation, information and communication technologies, at dito pa rin po ang significant event in the barangay, disaster risk reduction and management, general information establishment in the barangay, at meron pa ba? Volunteerism in the barangay, at road networks. So, yun po ang nakapaloob po sa section 3. So, sa section 4 naman po mga kabarangay, tingnan po natin. Sa section 4, nandito po siya. Sa section 4, nakapaloob po sa pag-input ng data ang crime, disaster, sandali lang po, nakapaloob po sa section 4 ang crime, disaster supplies and equipments, budget, revenue and expenditure, program, project and activities, at ang barangay certification po. So yun po ang pag-input po sa community-based monitoring system. I-divide po siya sa
apat na seksyon para hindi po tayo magkakagulo-gulo. So, yun po mga kabarangay, panoorin nyo na lang po hanggang sa huli ang content na ito para malaman nyo po kung paano mag-input ng data sa CBMS o Community-Based Monitoring Profile po natin o sa CAWI. Yun po ang tawag sa pag-inputan po natin ng data. So, yun po mga parang kabarangay, ituloy-tuloy niya lang po ang panunod. Maraming salamat po. We'll be right back.
So yun po mga kabarangay, ang pag-input po sa website po ng PC ang Kawi. So mga kabarangay, may tip po ako sa inyo kung paano nyo natin po malalaman kung mayroon pong establishment na malapit po sa atin. Gamitin po natin si Google Map. Malalaman po natin kung ano ang mga establishment po na malapit po sa atin, upang maiwasan po natin ang pagsagot ng don't know. So yun po mga kabarangay, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong kabarangay nagbibigay ng impormasyon po sa inyo. So maraming salamat po. Mga kabarangay, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakipindot na naman po ang subscribe at bell notification button. Nasa ibaba lang po ng content na ito, para lagi po kayong ma-update sa tuwing may bago po akong upload na content. Maraming salamat po sa panonood.